ibabalik ang ilang mga traffic lights at muling bubuksan ang ilang mga U-turn o isasara mga U-turn sa Katipunan Avenue para maibsan ang daloy ng traffic doon na napakabigat. May live report si Marisol Abdraman. Marisol? Sige, hindi na nga bago ang masikip na daloy ng trafiko sa Katipunan Avenue at sa C5 sa Quezon City. Ang kalsada, punong-puno ng mga sasakyang dumaraan sa maghapon. Kaya ang naisip na paraan ng MMDA para maibsan ang traffic sa lugar, ang muling paglalagay ng traffic lights at ang pagsara ng U-turn spots sa lugar. Naragdagan daw kasi ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa lugar ayon sa MMDA. Sa katunayan, Jiggy, sa mga truck pa lamang tumaas na ito ng 60-80%. Para sa ilan, mainam daw ito lalo na kapag mapawasan ang mga taong tumatawid sa kalsada na nakadadagdag sa traffic. Pero ayon sa ibang motorista na kausap ng GMA News na araw-araw daw dumadaan sa lugar, hindi makakabawas sa trafiko ang nakikitang solusyon ng MMDA. Una nang ipinatupad ang solusyon ng MMDA sa trafiko sa Quezon Avenue kung saan naka-install ng traffic light. Isinara na rin ang ilang U-turn spots sa lugar. Wala pang pwesto kung kailan bubuksan mga traffic light at kung kailan naman itasara ang U-turn spots. Dalawa balit ng GGN ang itasara ng Miram College at isang traffic light naman ang inalagay sa harap ng Ateneo de Manila University pero patuloy na raw ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa dalawang eskwelahan. Sige? Maraming salamat, Marisol Abdraman.